si Snow White at ang Maharlikang Corona. Noong unang panahon, isang napakagandang bilag na nagngangalang Snow White ay nakatira sa isang malayong lupain. Isang araw, namasyal si Snow White sa kakahuyan sakay ng kanyang matalinong kabayo na si Prego. Nang mapagod si Prego, nagpahinga sila sa ilalim ng isang puno. Napansin ni Snow White na mayroong mga ligaw na strawberry sa paligid. Kaya namitas siya ng ilang piraso. Ang sarap ng mga strawberry na to! Baka marami akong makain sa isang upuan, Prego! Binigyan ng prinsesa si Prego ng ilang mga strawberry. At kinain niya lahat. Gutom na gutom kasi siya dahil sa mahabang paglalakad. Pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay. Sa kabilang banda ng kagubatan, si Hela na naiinggit sa kagandahan ni Snow White ay naglalakad rin sa paligid. Siyempre, kasama rin ang kanyang magugulating tagapagsilbi na si Dangkav. Kamalan! Aking Reyna! Panahon na ng strawberry! Tignan mo, ikinuha kita! Ay! Yeah! Ay naku, Dangkav! Ikagugulat ko kung may magagawa kang tama! Sa kanyang paglalakad sa gubat, nangongolekta si Hela ng mga materyales para sa kanyang bagong sumpa. Ito! Ang damo na ganito! Okay! Okay, Reyna! Hindi ko mapigilan ang pagbahing! Dahil ito ay damo na nakakabahin, Dangkav! Sa isang pitik ng kanyang kamay, pinrotektahan ni Hela ang sarili mula sa nakakabahin na damo. Pero si Dangkav ay patuloy sa pagbahin. Samantala, isang bagay na kumikinang sa mga puno ang nakapukaw ng kanilang pansin. Dangkav! Diyan ka lang! Pupunta ako doon! Titingnan ko kung ano ang nagliliwanag doon! Habang si Hela ay dahan-dahang tumutungo sa nagniningning na bagay, nakita rin ni Snow White na may kumikinang sa kakahuyan. Prego! Dito ka muna! Titingnan ko lang kung ano ang kakaibang nagliliwanag na yon. Parang may kakaibang amoy ang nakukuha ng ilong ni Prego. May masansang na amoy sa paligid. Sinubukan niyang pigilan si Snow White. Huwag kang mag-alala, Prego. Walang mangyayari. Magmamanman lang ako. Sa isang banda si Snow White at sa kabilang banda ang masamang si Hela. Parehong maingat na naglalakad. Habang papalapit sila, nalaman nila na ang nagliliwanag na bagay ay isang gintong korona. Isang gintong korona! Ha? Snow White? Hela? Mas mabilis na kumilos si Hela kaysa kay Snow White, kaya nakuha niya ang korona. Akin ang korona, okay? Sa akin! Wala nang makakakuha nito! Yan ay isang maharlikang korona. Tunay na prinsesa lang ang makakapagsuot niyan. At sino naman ang may sabi niyan? Walang pakialam si Hela at pinutong ang korona sa kanyang ulo. Ngunit walang pagbabago. Ni hindi nga kasya ang korona sa kanya. Ayan. Kita mo naman na ito ay ordinaryong korona lang. Kamahalan, hindi ka kasi isang tunay na prinsesa. Huh? Anong sinabi mo? Panuntunan mula sa aklat ng mga prinsesa na ang mga tunay na prinsesa lang ang maaaring gumamit ng kapangyarihan ng korona. Eh di kung ganun, hindi ko hahayaan na magamit mo ang kapangyarihan ng mahiwagang korona. Umalis na si Hela na tangan ang korona.
Ngunit hindi makapayag ang kawawang si Snow White. May naisip siya, kaya hinabol niya si Hela. Teka lang! Kung ibibigay mo sa akin ang korona, sasabihin ko sa'yo ang sikreto ng aking kagandahan. Ano? Weh, di nga. Pangako! Prego, hindi ako sinungaling, diba? Walang ibang gusto si Hela kundi ang malaman kung ano ang sikreto ng kagandahan ni Snow White. Sige, prinsesa. Pero di ganung kadali mo makukuha ito. Gamit ang kanyang salamin ng mahika, nagpakita si Hela ng tatlong kahon na magkakatulad. Isinilid niya ang korona sa isa sa mga kahon at ginulo niya ang ayos. Mabilis niyang pinagagalaw ang mga kahon gamit ang maliit na salamin. Meron kang tatlong hula, Snow White. Kung hindi mo mahahanap ang tamang kahon, sa akin na ang korona, magpakailanman. Maingat na pinagmasdan ni Snow White ang mga kahon at pinili ang isa sa mga ito. Ngunit, hindi ito ang tamang kahon. Mali! Ang korona ay nasa kahon na ito. Meron ka pang dalawang hula na natira. Ang mga kahon ay mabilis na gumagalaw. Maingat na sinusundan ng tingin ng prinsesa ang kahon na may korona. Nagdesisyon siya nang tumigil na ang mga kahon. Ngunit nagkamali siya ulit. Ang korona ay nasa kahon na ito! Ito na ang huling pagkakataon mo, Snow White! Dapat tayong maging mas maingat, Prego! Inilagay muli ni Hela ang korona sa isa sa mga kahon at nagsimulang maghalo gamit ang salamin ng mahika. Maingat na pinagmamasdan nina Snow White at Prego ang mga kahon. Sa huli, pareho ang napili nilang kahon. At naroon nga ang korona. Ano? Di pwede! Chamba, no? Tumama kami! Ngayon, Hela, ibigay mo ang maharlikang korona sa tunay na may-ari. Ano? Di pwede! Ayoko! Nauna ako! Akin to! Ibinato ni Hela ang nakakabahin na damo kay Snow White. Pero umabante si Prego upang protektahan ang prinsesa. At nasalon niya ang damo sa kanyang bibig. At napabahin siya. Prego, kailangan mong kumain ng mga strawberry. Makakabuti yun sa'yo. Nakita ni Prego ang mga strawberry sa kamay ni Dankov. Kaya mabilis siyang tumakbo kay Dankov. At kinain ang mga pulang strawberry ni Dankov. Kamot ba ito sa pagbahing? Tuparin mo ang iyong pangako, Hela. Kung hindi, di ko rin sasabihin sa'yo ang sikreto ng aking kagandahan. Naalala ni Hela ang kanyang pagnanais na malaman ang sikreto ng kagandahan ni Snow White. Kaya pumayag siya na ibigay ang korona kay Snow White. Di rin naman ito maganda eh. At sa palagay ko ay walang kwenta. Kunin mo na ang korona. Nina, Snow White, sabihin mo na, ano ba ang nagpapaganda sa'yo? Sa kinakain mo ba? May pinapahid ka ba sa mukha mo? Bakit ang puti mo? Ano ang sikreto? Ano? 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 Buong kabaitan na tumingin si Snow White kay Hela. Ipinaliwanag sa kanya ang pinakamahalagang sikreto na ipinangako niya.
Hindi ito anuman sa iyong binanggit. Ang sikreto ng aking kagandahan ay mayroon lamang akong mabait na puso. Ano? Mabait na puso? Walang kapararakan! Ang sikreto ng aking kagandahan ay ang aking puso na puno ng kabaitan at sa aking malalim na pagmamahal sa mga tao, hayop at kalikasan. Yan ang totoo. Pagkatapos ay sumakay si Snow White sa kanyang kabayo na si Prego. Sinuot niya ang maharlikang korona. At naglaho, tuklasin mo ang kabutihan sa iyong puso. Hindi makapaniwala si Nahela at Dankov sa kanilang nakita. Oh, may kapangyarihang maglaho, ang maharlikang korona. Paano ako makakakuha ng isang mabait na puso? Kailangan kong hanapin sa aklat ng mga sumpa. Umalis ka nga dyan, Dankov! Sa wakas ay nakabalik na si Snow White sa kastilyo, suot ang maharlikang korona sa kanyang ulo. Inilagay niya ang maharlikang korona sa isang espesyal na lugar at nagtungo na kay Prinsipe Antoine. Masayang sumalubong kay Snow White ang pitong duwende. Snow White, dinalhan mo ba kami ng mga strawberry? Isang malaking sako ng strawberry ang naghihintay sa inyo sa hardin. Yes! Yun! Yehey! Salamat, salamat! Masarap yun! Tara, kainin na natin! Salamat! Yehey! Masarap yun! 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 Talagang maaalalahanin ka at may mabait na puso. Lahat ay may kakayahang maging mabait, aking prinsipe. Habang si Snow White at ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay ay masayang kumakain ng mga strawberry, ang masamang pusong si Hela ay nagsisikap na gumawa ng mabait na puso doon sa kanyang madilim na yungib. Ilang mga araw at gabi ang lumipas. Malapit na! Sa palagay ko ay magagawa ko na. Sa kasamaang palad, hindi niya naunawaan na ang mga sumpa na kanyang ginagawa ay hindi maaaring palitan ang tunay at di makasarili na kabaitan sa kapwa.